Isa ka rin ba sa nakakakilala kay Rihanna? Alam mo bang kadalasan sa kanyang mga videos at galawan ay demonic? Sa isang interview kung saan siya ay tinanong kung bakit ang kamay niya ay tinakip niya sa kanyang mata. Sinagot rin niya naman ito na dahil siya daw ay isang devil worshipper. Pakinggan. You know, I am misunderstood a lot at times. My music, my image, people have their whole thing about me, whether it be me being a devil worshipper or whatever, besides them reading into my hand over my eye on my album cover. Why is your hand over your eye on your album? Because I'm a devil worshipper. What are you talking about? Parang proud pa siyang sabihin sa publiko na siya ay isang devil worshipper. Alam niya kaya kung sino ang kanyang sinasamba. Alam rin niya kaya kung ano ang kahahantungan sa mga taong naglilingkod kay Satanas. Kung ating sisilipin ang ilan sa kanyang mga videos, ay makikita mong mayroon itong subliminal messages. Gaya na lang ng video na ito, kung saan mababasa mo sa likod ni Rihanna ang salitang Princess of the Illuminati. Kung hindi mo nakita, islow natin yung video at sabay nating basahin. Princess of the Illuminati. Kita nyo ba yon? Tinatawag niya siguro ang sarili niyang isang prinsesa ng mga Illuminati. At hindi lang yan, mababasa mo rin ang salitang God. Sa hindi nakakaalam sa spiritual na kaalaman, ang salitang God ay nagre-representar ito kay Satanas, gaya ng imahe ng Baphomet na may kambing ang mukha na nagre-representar kay Satanas. Kaya huwag padaya. Okay, let's get moving, tingnan. Siya ay nagsuot na gaya ng demonyo. Siya ay may hawak na isang bungo na kanyang dinidilaan, at may ahas pa sa kanyang ulo na nakatakip sa isa niyang mata na nagrepresentar ng one eye symbolism. Katupa, nakakalungkot lamang isipin na maraming taong humahanga at sumusunod kay Rihanna, kahit halatang halata na demonic ang galawan nitong ipinapakita. Tanong. Kilala kaya nila kung sino talaga si Rihanna? Halatang halata na alam ni Rihanna kung ano ang kanyang mga ginagawa. Halatang alam niya ang mga demonic na galawan para ipakita niya sa mundo kung kanino talaga siya kampi o kaalyansang kapangyarihan. Tanong, hindi kaya siya natatakot kapag mapunta siya sa impyerno? Sa mundo talaga ay maraming instrumento si Satanas para ipakilala niya ang kanyang pangalan sa mundo, upang ang mga tao ay gumaya at sumunod sa kanyang mga gusto. At upang kanyang maangkin ang kaluluwa papuntang impyerno. Kaya katupa, huwag padaya. Katupa, hanggang dito na lang tayo, ikaw anong masasabi mo? Comment down below.